Okay, yung iba kasi gumamit ng mga apps, okay? Yung video apps. Pero mas okay lang 'yon. Nilagyan niyo ng arts, okay? Yan, nawala na naman siya. Hello. Narinig niyo pa rin ba ako? Okay. Hello. Nawawala. Medyo nawawala yung signal. So, okay lang yon, nilagay nyo ng konting arts Apo. ang inyong mga videos, no? Yes, Pero po. ang nap okay, ang napansin ko lang dahil sa sobrang hello, sa sobrang gan dahil sa sobrang ganda tawag ito, ng yung background na ginamit. Medyo na natakpan ang inyong performance. Yung iba hindi ko halos makita hindi ko makita yung movements ng sayaw o yung kat ng sayaw ninyo, okay? Yung iba naman hindi na gumamit ng yung mga arts na no background. So big sa baka sano simple lang yung ginawa nila. So just yung ano lang yung video ng sayaw. So far, marami namang mga very good, okay? Pero pipili po kami ng siyempre, yung mga best sa performers, okay? So, yung sasayaw. Kasi ipipresent natin yon sa ating wellness dance exercise. Ayan. So, yon, ipipresent natin yung mga mapipili natin. Okay ba yon? Hello? Okay, so nabanggit din natin na last meeting about sa lessons, 'di ba, sa ating wellness, okay? Meron tayong lesson about sa mga regarding sa 7 habits, okay? Natatandaan niyo ba 'yon? Nagbigay nga kayo ng isang habit natin. Healthy habit. Hello. Hello, hello. Are you still there? Hello? Ay, nawala na. Nawala naman ng ating signal. Nawala yung signal. My goodness.
Hello, ayan ako. Nawawala ang ating signal, no? Narinig niyo ba ako? Apo. Nawawala ang signal natin eh. Apo. 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 Okay, sige, let's continue. Narinig niyo ba yung sinabi ko kanina regarding sa inyong performance task? Yung comment. Okay, yung mga comment ko. Okay, so mamimili ang grade 5 level sa inyong mga performance. Okay? Yun ang is mamimili kami doon. Yun ang i-share natin sa ating wellness dance exercise. Okay? So ngayon pa lang ko-congrats natin ang mga mapipiling mga best performance. Okay, best performers. Ayan. So, tinitingnan namin isa-isa 'yon, no, yung inyong mga video. Ayan. So, ngayon pa lang congrats na sa mga mapipiling best performance. Okay? Okay, sige, tuloy natin. So, natatandaan niyo ba yung ating 7 habits? Healthy habits? Can you give me one? Hello? Matulog ng maaga po, sir. Okay, okay, matulog. Ano pa? Kumain ng mga gulay. Okay, eat pagkain ng vegetables. Energy po. Ayan, yung 7 habits na inano natin. Teka lang. Wait. Huwag na muna tong dance na to. Ayan, so yung ayan, healthy habits natin. Ayan ba ito yon? Oh. Choose nutritious and varied options. Okay. Manage portions. Yan, tanda natin mga bata yung healthy habits na yan. 7 healthy habits. Yan. So, ano yung sumunod? Choose to drink water and milk. And then, yan yung sumunod ay yung pagiging malinis. Ayan, yung kalinisan sa ating pangangatawan. So, keep good hygiene. Okay. Mahalaga ngayon yan, di ba? Always washing hands. Play actively. Nakapaglaro pa ba kayo? Opo! Opo. Nakakapagtakbo-takbo pa ba kayo? Or jogging? Exercise? Opo. Okay. Opo. So, kailangan nag-exercise din kayo kahit paano kasi baka maghapon kayo nakaupo lang, no? So, di ba kasama yun sa ating lesson last week regarding sa kung ano yung activity guide natin, di ba? Yung pyramid activity guide. Kung isang beses sa isang linggo, dalawa, tatlong beses sa isang linggo, di ba? Yun yung mga yun. So, ayan. And then, of course, enjoy meals. Ayan, kasama ang family. Ayan. And then, care for the planet. So, ayan, tandaan niyo yung 7 habits na yan, ha? Baka lumabas yun sa ating test, no, sa summative test, no. So magbibigay ako ng summative test before matapos ang ating first quarter, okay? Okay, and then meron tayong lesson ngayon regarding sa
three basic food group. Ayan. So pakinggan lang at panoorin lang natin. Ayan, panoorin lang natin to, ha. Bata, sana hindi mawala ang signal. Okay. Ayan, three basic food group. Ayan, so ano na yung mga yon? Tatandaan nyo ba? Go, grow, and glow. Glow, di ba? Yung 3G. 3Gs. Ayan. So, tandaan nyo yung 3Gs na yon, no? Pinag-aralan nyo na to, di ba? I think sa science. Yung food pyramid po? Science or... Yung food pyramid. Yes, yes. Yung food pyramid. Ayan. So, sige, panoorin lang natin to, mga anak. Short video regarding sa three basic food group. Ayan. Wait lang, may umapasok ba? Okay. TV. Lang ah, meron lang akong okay, naghahang lang yung ating internet, no? Nawala na naman yung signal. Wait lang. Okay, so napanood din nyo ang three basic food groups. Ayan, so saan doon ang inyong favorite na kainin? Glow po. Glow. Go foods. Okay. Pag sinabing
Go, ano yung benefits ng Go? Go foods po yung mga pagkain na may carbohydrates. Okay, carbohydrates. Gaya ng yung pinakita kanina? Bread po. Bread. Rice. Rice, okay. So yun, yung mga... Rice. Yun yung mga go, 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 go foods. Ayan. So kung mahilig kayo sa rice, sa corn, sa bread, ayan. So yun yun. How about yung second one, yung... Ano yun? Yung grow. Grow. O, ano naman yung mga, ano naman yung benefits ng grow? Yung mga ano po, pagkain na may protein. Okay. So, rich in protein. Gaya ng? Carrot. Meat. Meat. Ayan, yung mga karne, ano? Egg. Egg, ayan. Yung mga rich in protein. Milk. Milk. Kasama ba ang gulay sa ano sa grow grow? No. Sa glow food po 'yun. Okay, hindi 'yun, 'di ba? Basta no. Yung isda, kasama ba yung isda? Opo. Ayan, so yung mga 'yon, yung oh. Chicken, ayan. Okay. And then we have the glow, yan yung panghuli, yung glow. Ano naman yung glow? Anong ginagawa? Ang benefits ng glow foods? Rich vitamins and minerals. Ayan, okay. Vitamins and minerals like? Such as? O yung kanina, yung sinasabi nyo, mga prutas, di ba? At saka? Vegetables and fruit. Vegetables, ayan. Vegetables. Okay. Wait lang. Naglalag. Oo nga eh, no? Medyo naglalag tayo. Oo kayo, sir. Naglalag tayo ngayon, no? So, medyo mabagal kasi ang signal natin. Okay, sir. Hello. Ayan, no? Medyo nawawala tayo. Nawawala na naman tayo, mga anak. Wait lang. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Ayan, nawala na naman. Ang bihira talaga. Ayan, so nawala na naman tayo, no? Okay, so ganun talaga ang ating signal sa Pilipinas, no? So, wala tayong magagawa. Narinig niyo ba ako? Opo. Okay, sige. Ganun talaga ang signal natin, no? Mawala-wala. Okay, anyway, tuloy natin. So, ito yung lesson natin for week 4, right? So, siguro nasagutan nyo na yung mga module ninyo. Okay. So, health tayo, no? Health. Okay, sige. Let's watch this our magandang araw lesson. Sana hindi mawala ang ating signal sa ating lesson.
Magandang araw mga bata. Welcome sa ating bagong aralin. Quarter 1, week 4 ng MAPE. So, maganda po ang ating aralin sa araw na ito. Kapatungkol sa ating kalusugan. Ayan, para naman sa ating layunin, nasasabi ang kahalagahan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa pagpapanatili ng kalusugan. So, ayan. So, alamin natin kung ano yung kahalagahan, no, ng pagkakaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya, kamag-anak, okay? Sa araw-araw na pamumuhay. Yan, kalusugang pansarili. So, tatalakayin natin ang mabuti at di mabuting pakikipag-ugnayan. So, meron palang mabuti at di mabuting pakikipag-ugnayan, no? At ang kahalagahan ng mabuting pakipag-ugnayan sa pagpapanatili ng kalusugan. Okay. So, ano nga ba ang kahalagahan ng mabuting pakikipag-ugnayan sa pagpapanatili ng kalusugan? Kapag ang isang bata ay masaya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, nangangahulugan ito na siya ay may mabuting pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Ayan, mga bata. Kaya, kung kayo ay isang masayahing bata, ayan, so, nakakatulong ito, no, sa pagkakaroon ng isang mabuting pakikipag-ugnayan, no, sa inyong kapwa. So, mahalaga ito sa pagpapanatili ng kalusugan. Dahil nalilinlang nito ang kakayahan ng isang bata na magkaroon ng positibong pananaw. Ayan, positive. Ayan, positibong pananaw sa buhay. Okay, so narito ang mga pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. So, una, ang pakikipag-kapwa-tao. Ano bang ibig sabihin kapag sinabing pakikipag-kapwa-tao? So, una, may respeto. Yan. So, meron tayong respeto o paggalang sa pakikitungo sa iba. Mahalaga po yun, mga bata, yung respeto o paggalang. Sumunod, may pakikinig. Ayan. So, tayo ay nakikinig at meron tayong kabukasan or open-mindedness sa opinion ng iba, no? So, hindi natin laging pinipilit ang ating sariling opinion. Dapat open mindedness. Okay, minded. Okay? At sumunod, marunong tayong tumanggap ng puna at pagkakamali. Ayan. So, hindi tayo basta-basta nagagalit kaagad, no? Kapag may nagsasabi sa atin ng ating pagkakamali. Okay?